What is stock market all about? Parang palengke. Ano bang makikita natin sa palengke? Anything na mabibili, ulam, bigas, ano pa ba? Anything, 'di ba? Bigas, ulam, school supplies. 'Di ba? Alam niyo na itsura ng palengke eh. Sa palengke, sa kasi sa palengke namin mga may school supplies din 'yun magkakasama. May mga damit, ano pa ba? May mga gulay, pagkain. So ano ngayon yung stock market? Ang stock market kaya siya sinabing palengke. Actually, ano din yun eh, products, goods. Ano din siya, goods, product, the physical form, yung palengke. Pero sa stock market kasi, shares. Shares ng kumpanya ang bibili natin. So ano ba halimbawa niyan? Jollibee. Ang Jollibee, nasa stock market yan. Nakalista yan sa Philippine stock market. Pero kung mayaman ka, pwede kang mag-franchise. Eh kung hindi ka mayaman, the shares yung bilin mo. Pag ikaw bumili ng share, ang tawag sa iyo, shareholder or stockholder. Yun yung tawag sa iyo. Once bumili ka, pag binenta mo, hindi ka na shareholder, hindi ka na stockholder, binenta mo na eh. Di ba? Binenta mo na siya eh. So hindi ka na shareholder, hindi ka na stockholder. Pagka ikaw nagkaroon ng shares of stocks, depende sa iyo kung gaano mo i-hold yan. Kung gaano katagal. Ikaw ang magde-decide. Ikaw po ang magde-decide. So basta, pwede kang bumili ng shares ng mga kumpanya, shareholder, stockholder. Ibig sabihin, may-ari ka din ng kumpanya for that little portion lang, kung ilan lang yung binili mo, yun yung shares mo. Yun yung pag-aari mo. Shareholder, stockholder, yun yung pag-aari mo dun sa portion ng kumpanya. Okay, so paano yun? Madami nagsasabi na ayokong mag-invest kasi may broker. Ay, hindi pala madami. May iba pala, may iba. Hindi siya madami, sorry. Pwede bang mag-invest ng walang stockbroker? O kaya naman, ayoko kasing dumaan ng broker eh. At kailangan natin ng stockbroker. Kasi, yung PSE, first ganyan yan. Yung PSE and publicly listed companies, paano yan? Bago pumasok sa stock market, ang isang kumpanya, magsasubmit ng documents yan. Kung gusto mong magpa, ang tawag kasi dyan, initial public offering, publicly listed companies. Okay? And then, paano naman yung stockbroker and PSE? Kasi yung stockbroker, sila yung nakakonect sa PSE, hindi tayo. License yan eh. Nasa SEC yan. Naka-SEC sila. Naka-SEC yan, licensed yan, license silang maging broker, wala tayong connection sa PSE. So talagang dadaan tayo sa broker. So ang connection natin is, magiging connect natin, investor tayo, and then stockbroker. So whenever may binibili ka, may binibenta ka, through stockbroker, and then si stockbroker ang bahalang mag-connect sa PSE. Ganun yun. So meron silang commission. Ang charges is for every buy and sell. Kung wala kang binili, wala kang binenta, walang charge. Ganun yun. So okay na po ba yung lesson 1? Ganun lang siya kasimple. Lesson 1, type 1, kung okay na. Type 1 for the lesson 1. Type 1. One, sabi ni Anton. Okay, ganun na. So, kung ayaw niyong mag-stock broker, huwag na kayong mag-stocks kasi kailangan ng broker. Ang kailangan niyo lang hanapin is legit stock broker. Pupunta tayo sa Philippine Stock Exchange website. Hahanapin natin yung trading participants para makapili tayo ng stock broker. Bago tayo pumunta doon, depende kasi most of you here are halos kaedad. Parang nasa gitna ako ng edad nyo. May 40 plus, may 60, 50 to 60 plus. So parang nasa gitna ako. Ako po ay hindi techie. So kailangan ako, kung hindi ako techie, ang requirement ko easy to navigate yung platform. Good customer service. Kasi pag may tanong ako, and fast server response, mahalaga to. Especially sa trading. So maganda, nagpo-provide sila ng fundamental analysis kasi hindi ka magko-compute, iko-compare mo lang data. Ito gawain ko yan, mag-compare ng data, hindi po ako nagko-compute. So maganda, meron sila niyan. And maganda, mag-provide sila ng global and local outlook ng market. If you will buy blue chip stocks, mahalaga to. Ano yung mga blue chip stocks? Yung papakita kong bonus mamaya at the end of the training. Mahalaga na alam nyo yung global and local outlook ng market. This is the link of the PSE. Pag dinouble click ko to, tingnan niyo yung mangyayari pag dinouble click ko ha. O, di ba? Pero siya din yun. Dinouble click ko lang. Minsan, pwede mong i-type ito lang. Ayan, yung may highlight, pwede mong i-type yan. Minsan, ito lang. So, ngayon, pupunta kayo sa ito. Trading participants. Dito na lang tayo sa online para hindi na kayo aalis. Nasa bahay lang kayo. Online. So, ayan, i-click nyo na lang po isa-isa ha. Sobrang dami eh. Hindi tayo matatapos eh. So, sample na lang natin yung letter C. Let's check the call. Tingnan nyo. Pag kinlik nyo yan, diretso broker yan. Lahat yan, diretso broker.
And then i-click niyo yung mga gusto niyong brokers and then i-research niyo po. Kaya lang ang mahalaga doon pag i-research. Okay, so let's try the Call Financial. And then you click this, open an account, and here are the requirements. Sign up. So ayan po yung mga requirements. Ayan po yung requirements, sign up and submit. So may nagtatanong, pwede ba ako mag-fund sa ganito? Mag-fund depende sa broker. Depende sa broker kung anong bangko yung pwede. So sa Call Financial, ayan po. Paano yung, sabi nila, wala daw silang bank account. Requirement po ang Philippine bank account. Mag-BDO kabayan kayo. Kung sakali man na wala kayong bank account. Mag-online application kayo sa BDO kabayan, meron po yan. BDO kabayan. Ganun yung gawin nyo ha. Let's try to click nga the, ano, the, tingnan natin to. BDO Securities. Sa BDO to. So, ayan. Dito kayo mag-apply sa BDO Kabayan. Hanapin nyo dito yung BDO Kabayan, ha? Ito na yung link ng BDO Securities, pero try nyo hanapin dito. Ayan, oh. Personal business. I-navigate nyo lang yan. Ayan, may mga ano naman sila, ibang, naka-BDO Securities yan, pero madami silang, ayan, oh. Diba? Madami silang, ito, credit card, mga deals. Bahala na po kayo kung ano yung kailangan nyo. So, hanapin nyo yung BDO Kabayan dyan, ha? Pero the broker, dito kayo, kung gusto nyo yung BDO Securities, ito. Ay, sorry, ayaw lumabas. Ito to. Ito, BDO Securities. Click nyo to. So, hihingan kayo ng ano. Kung may BDO account kayo, madali na siya. Kung may BDO account kayo. Napakabilis ng ano, ng processing. Basta may BDO account kayo. Okay? So, BPI Trade. Tatlo lang ha, tapos kayo, ay, ito. So, ayan, i-ano nyo lang, hanapin nyo, open a trade account. So, ayan, learn more, medyo ayaw mag-load. So, ayan, learn more. May mga learn more sila dyan, learn more. So, i-navigate nyo na lang po, basta pinakita ko na sa inyo yung brokers, legit brokers, and then kayo na po yung mag-review. Nung check ng reviews at maghanap kung ano yung gusto nyong broker. Okay, clear na po ba tayo? Type 2 for lesson 2 kung clear na.